Kaya sa ating ebanghelyo, we start do good things, small acts of kindness with love, and it will become a greater and noble acts before God. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumain niyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at wag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mong binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghahanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo
upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aking pakamtan, ikaw ang aming Diyos sa tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungang akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos sa dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig na sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Hati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Luwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem, do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi." Sabi ni Jesus sa kanila, "Makakainom ba kayo sa kupa ng hirap ko?" "Upo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kupa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa mga sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao,
na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Do you know the latest? Naging baritis ng pari. You know, money, power, and influence. Marahil ito ay our ultimate goal in life. But you know, there is a better one. There is one na magiging pinakamadakila nitong tatlo. Ngunit paano kung may mas dakila pa sa tatlong bagay na ito? Isang bagay na maaring magdala sa tunay na kadakilaan na ang isang bagay ay walang pag-iimbot na pagmamahal at dedikasyon. Kapag ang isang tao na maglilingkod or naglilingkod dahil sa walang pag-iimbot at pagmamahal, meaning they work, they serve selflessly with dedication. Hindi sila umaasa anumang kapalit. Gumawa ng kabutihan na walang hinihintay na kapalit. Ginawa nila dahil ito ang nararapat. And the gospel tells us, ano sabi ni Jesus? Kung sino ang gustong maging dakila to become a greater person, he must be a servant. Kung gusto mong maging dakila, dapat maglingkod ka. Ang walang pag-iimbot na pagmamahal at dedikasyon ay makikita sa iba't ibang anyo. Mula sa pagboluntaryo, there are people who volunteer to work here in the church. Sa komunidad, hanggang sa pagtulong sa isang kaibigan na nangangailangan. This is a noble work. Maraming paraan upang ipakita ang walang pag-iimbot na pagmamahal at dedikasyon. At kapag ginawa mo ito, gagantipalaan ka ng isang pakiramdam na kasiyahan. You know, when you do something good, this is the only thing that the money cannot buy. The pleasure and joy from the heart. Ang kasiyahan na hindi maibibigay sa pera, kapangyarihan at impluensya. Ang walang pag-iimbot na pag-ibig at dedikasyon ay hindi lamang kahangahangang mga katangian. Ngunit mahalaga rin ito para sa tunay na kadakilaan. Kapag naglilingkod ka dahil sa walang pag-iimbot at pagmamahal, hindi mo lang tinutulungan ang iba, kundi tinutulungan mo ang iyong sarili. You are nourishing and you are cultivating these values. You are nurturing these values. Gumawa ka ng legacy na kung saan tayo'y pumanaw dito sa ibabaw, sa mundong ibabaw. These are the things, ito yung mga bagay na hindi makalimutan ng tao. Kaya, gawin natin ang bagay na ito para not to boast ourselves, but to do it for God. Kaya kung nais mong makamit ang tunay na kadakilaan, magsimula ka sa pamamagitan ng paglilingkod, ng walang pag-iimbot na pagmamahal at dedikasyon. Meaning, you work
selflessly. Maaring hindi magdadala sa iyo ng pera, kapangyarihan at influence, ngunit ito ay magdadala sa iyo ng mas malaking bagay, tunay na kadakilaan at pamana. Si Santa Teresa of Calcutta, she attended a group meeting, at inimbitahan siya na magsalita to give the inspiration, no, sa mga dumalo. Kaya tumayo siya, tinignan niya yung grupo, at sabi niya, yung mga husband, smile your wives. For housewife or the wives should smile your husband and your children. Din may isang tumayo at nagsabi, paano mo masabi? How can you give a advice to the family na hindi ka naman nag-asawa? Ang sabi ni Mother Teresa, ako'y asawa ng Panginoon. And minsan, mahirap pakitunguhan dahil napaka-demanding ni Jesus. Smile is just a small thing. But thoughtfulness is the beginning of a greater value that you can give. Kaya sa ating ebanghelyo, we start do good things, small acts of kindness with love, and it will become a greater and noble acts before God. Amen. Habang isinasaisip natin ang mga salita ni Jesus na nagpinakadakila ay iyong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay ng diwa ng paglilingkod sa lahat ng tao. Ang ating itugon, Panginoon, gawin mo kaming tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod, kumikilos ang may malasakit na katulad ng pinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa kabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin awang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang na binibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga yumao, naway matamo ang mga gantimpala ng kanilang mga paghihirap sa lupa sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming paglingkuran ang isa't isa sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Nagmamahal sa'yo. Umasa, dumudulog, sumasamba, umawi, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihain ngayon upang pagpalitan ang kaloob mo at maging handog ay magdulot sa amin ang kapatawaran sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa inyong atas na bigay. Ipinapahayag ang iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Francisco de Leon na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang
namin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mo kami magkasalo-salo sa piging na muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Hawakan ninyo ang inyong mga imahin, rosaryo at mga dasalan at yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang maawaing Diyos nawa ang pumili sa mahal na Birhen Maria, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ang mapaghimalang Birhen ng Antipolo, ay igawad sa inyo ang kanyang pagbabasbas at kapayapaan sa inyong kaluluwa, pag-iisip at katawan. Ilayo kayo sa lahat ng panganib at kapahamakan, saan man kayo maglalakbay at magtutungo. Palakasin niya ang pag-asa ng lahat ng may sakit at karamdaman, lalo na ang mga pinahihirapan ng COVID-19 virus. Palakasin din niya ang pananampalataya ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng pag-iisang dibdib ngayon. Paalabi nawa kayo sa pag-ibig at paglilingkod sa kanyang pinakamamahal na simbahan. Igawad din niya nawa ang pagbabasba sa lahat ng mga imahin, larawan, rosaryo at dasalan at lahat ng kasangkapang nakakabanal upang makatulong sa inyong kasalukuyang pamumuhay sa paggawa ng kabutihan sa kapwa tungo sa buhay kabanalan at maghatid sa inyo sa buhay na walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen, ay mapasa inyo at manatili sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal kayo ng Diyos. Humayo kayong ligtas at ibahagi ang kanyang pagmamahal at kapayapaan sa lahat ng tao. Salamat sa Diyos. Ang aking puso'y nagsalita.